Hello mga kaisda, andito na naman tayo sa ating mini backyard. So it's been so long, kamusta na kayo? At ngayon, pinakita lang natin dun sa intro yung ating mga isda, yung ating setup, kung ano nga ba yung mga isda na natira sa atin. Dahil nga nung mga nakaraang buwan, araw, ganyan, nahirapan tayo mag-maintain or sa maintenance dahil nga umuulan, umaaraw, tapos nagiging busy rin tayo sa buhay-buhay. So, yung ibating hipon, yung ibating shrimp, namatay. So, wala tayong shrimp, wala na. Ang natira na lang yung mga isda na pinakita ko. Tapos yung mga betta, tsaka yung kinikip ko na aquarium. And ayan nga, konti na lang yung natira natin. Tinanggalan natin yung mga unnecessary things, tulad ng mga ibang styrotab, ganyan. So, ang natira na lang yan. Lahat ng pinakita ko kayo ng sa intro. Tapos, meron tayo dito ng mga plants or mini garden. Lahat ng nandito sa part na to is puro isda. So ngayon, ang gagawin lang naman natin ay magpapakain tayo ng isda gamit ang daff niya. Pero hindi ako yung nanghuli kasi wala na tayong mahulihan. So ito, tinayin natin bumili ulit ng daff niya sa halagang 50 pesos ang isang plastic ng yelo. At ito namang nakausap natin is super good siyang kausap at marami naman yung hinuli niya. So, maganda sa kanila kasi sa kanila, sa part ng lugar nila doon, may lawa or may, di ko alam kung sa bukid or, pero sa lawa daw, siya kumuha. So, okay yun, goods yun dahil nga meron silang body of water doon na nakukuhanan ng resources. Eh, dito sa amin, sa kanal lang. So, nung natuyo yung kanal, wala na kayo makunan. So, ginawa ko, tinry kong bumili sa kanila. And okay naman, papakita natin ngayon kung gaano karami ang kanyang hinuli para sa atin. Ko kay Dexter's World, isa sa idol ko sa pag-iisda. At isa siya sa napanood ko bago pa man ako mag-isda. Nakita ko na kung paano mag-culture ng duck niya. So, sinabi niya doon na kailangan, syempre, bago mo rin ipakain sa mga isda mo, linisin mo muna, tanggalin mo doon sa tubig nila noon. Pero inipat mo siya sa tubig na malinis, pero yung walang chlorine na. Yung kumbaga galing siya sa tubig ulan, o kaya yung tubig yun na pang beta, or yung tubig na stock water na kanya. So, ito, galing to sa tubig ulan. Ilipat lang natin dito. Pwede tayong mag-culture, pero sa ngayon, wala tayong ang lalagyan na malaki dahil binenta na natin yung iba. So, ililipat lang natin siya. Ito yung ilalagay kong vitamins, Vita Gold. So, kahit naman wala nang itong Vita Gold dahil ito namang dap niya is
full of nutrients na siya, no? Dahil nga live food siya. Pero nadagdan ko lang ito para lang mag-enhance yung color nila. So hindi lang beta yung ating alaga dito. Meron din tayong mga chichils or yung parrot natin. Oscar parrot or basta binigay lang sa akin to, tapos pinapakain ko rin sila ng dap niya kasi yung iba maliit, yung iba malaki. So ayan, kumain kayo dyan, kainin niyo yan, mabusog kayo. Minsan na lang kasi sila makakain ng live foods kasi nga wala na kaming mahulihan. And then dito naman sa kabilang part, is yung mga shy type na platinum. So, iba't ibang plati yan, iba't ibang type ng plati yan. Dahil ito yung una kong naging isda bukod sa betta fish at guppy. Ang nangyari, napagsama-sama ko sila. Kumbaga, halo-halo sila. Kumbaga, sa Pilipino, may Ilocano. At kumakain sila niyan. Kaso, mahihiyain din sila, ayon na sa tao. Stab natin itong mga guppy. Mga yellow guppy. Pure yan, pure. Ang kagandahan dito, super friendly nila. Yung tipong kukulihin mo or kukunin mo nga yung mga dumi, ganyan, tsaka mga baby. Kasama sila. Kahit hulihin mo sila, wala silang pakialam mo. Diba, oh? Diba? Sasama yan, eh. Sasama yung mga yan, oh. Sasama sila kahit pa kunin mo sila, ganyan. Super friendly. Hindi mo umiinom yung pusa dyan sa tubig na yan. Wala siyang pakialam. Didikitan pa nila yung pusa. Ayan. Kumain kayo dyan. Isa pa. Dahil marami yan, eh. Marami sila. So, dito. Nandito rin yung mga mother na snail. Ito lang yung mga baby. Ayan, oh. Yung mga baby apple snail na yan, lumaki lang. Meron tayo nung mother. Hindi ko alam kung nasaan. Basta nandyan lang yun. Ito pala. Ayun. Pero yung tatay lang. Hindi ko alam nasaan yung nanay. Basta yan. Tapos gumawa nga ako neto. Parang portal. Pero wala namang silbi. Diba? Tinatakpan lang din nila yung... Andai kasi nung salbinya. So, ayan sila. Kinakain na nila iba. Eh, dito naman tayo sa kabila. Sa ating mini, super mini pond. Yan ang ating super, super mini pond. Meron dito. Dito ko nilalagay yung mga baby guppy. So, ang tawag ko dito is school fish. Kasi parang, ano sila, school muna sila bago sila lumaki. Nakakatawa dito. Itong white. Nasaan na yun? Ayan, feeling ko beta siya, eh. Kasi alam ko, nanganak yung isa kong beta dati. Tapos, isa lang yung natira. Hindi ko alam kung siya yan. Ngayon, kaya nga rin ako kumuha nitong Daphnia. Para ipakain sa kanila. Kasi sobrang liit pa rin nila, ilang linggo na. Hindi ko pa rin nakapakain ng live food. So, ayan, kumain kayo. Tamihan natin kasi... Napanood ko ulit na okay lang madami kaysa kulang. Kasi sila naman hihinto pag busog na sila. So ayan, kamain lang kayo na kamain. Isa palas na. Ayan, nangyipag-away yung white. So feeling ko beta talaga siya. Tapos sila naman tayo sa next one. Next natin ay beta. Pero parang rectangle beta tank. Basta beta tank yan. Diyan ko muna siya nilagay kasi nga nanganak siya, eh. Papakadatin yung anak niya mamaya. So, lalagyan natin siya ng pagkain para mabusog siya. Ayan. So, di ko pa masyadong makita yung iba. Pero tingin ko hindi pa nag-hatch. Kasi ayan, oh, meron pang mga white-white. So, pinasilip ko lang sa inyo. Pero tingin ko di pa nag-hatch. So, takpan muna ulit natin para hindi siya ma-istorbo.
So dito naman tayo kay Kufra and friends sa forkeep natin na aquarium and fish. Ang dati nilang pagkain ay ito. So PO1 to, kung di ako nagkakamali. PO1 yan. And okay naman siya. Pero mas maganda nga is yung live food. So ayan sila, nagkakagulo. Ewan ko ba dito, sinira niya yung mga maliliit na halaman sa baba. Ayan. So inaayos ko nga yung aquascape eh. Kaso di ko na magawa. Kasi nga, ang gulo-gulo niya. So baka tanggalin ko yung ibang halaman. So ayan, nakita ko sa shadow ko. Sa reflection pala. So ngayon, papakainan natin sila ng itong dap niya.